So, hello guys. Welcome back po muli sa aking channel. Mayroon lang po akong si-share ngayon kasi may mga messages pa rin tayo na nagustuhan pa rin nila mag-ano na mag-open ng business, okay? Nasa abroad sila. Ngayon, magbibigay lang ako ng 5 points. 5 points na to para at least additional idea, additional knowledge, additional information sa gusto magtayo ng ano ng food business, okay? Sabi nga nila, marketing lang yan, marketing, marketing. Hindi lang po dahil ito sa marketing, guys. Dahil din po ito sa pag-ooperate natin sa food business. Okay. Unang-una, guys, alamin natin yung ano, yung ideal customer natin. Ano yung target customer, okay? Sabi nga nila, magtatayo ko dito sa probinsya namin. Okay, sa probinsya namin, saan mo ilalagay na pwesto? At sino yung target customer mo? Example lang po ang ano, bibigyan ko kayo ng example. Sabi nila, target customer ko is yung nasa ano, nasa palengke. Kasi meron akong pwesto ron, palengke. Ngayon, palengke yan dahil ang mga tao mabilisan na may malengke sila, grab and go lang yan. Parang ganon. O kaya naman, may pwesto ako doon sa tapat ng school. Ano yung tapat ng school, mga estudyante? So yun nga, ulitin ko. Yung isa naman, meron silang isang location. Sabi nila, oh, dito ako sa ano, meron ako location sa isang school. Ngayon, sino yung target customer mo doon? Yung mga estudyante. So ngayon, from that student, kailangan isipin mo, ano ba yung kakainin nila? Una-una, maliit ang ano na, pera ng mga yan. Okay? Pangalawa, ano yung mga gusto ng mga estudyante, mga bata? From that, malalaman mo kung ano yung ititinda mo. Okay? So, unang-una, nakuha mo na yung ano, ideal customer mo, kung anong ideal customer mo. Ngayon naman, yung pangalawa is ano ang gusto ng customer. Ganito yan eh. Meron kasi na sinasabi na, okay, ibenta, sabi nila, marketing, magaling daw mag-market, kahit ibenta mo yung bato, bibenta na yan, mabibenta niya. Ngayon, ang normal na pag ano, pag in-interview mo yung isang i-hire mo, benta mo nga itong ballpen na to. Ha? Unang normal, sasabihin nila, ang ballpen na to ay maganda, malinis, etc. Puro lang ano, yung positive. Pero, ang hindi natin nakakalimutan palagi natin is ano yung gusto ng customer. Okay. Ayun nga, number one, nakita mo yung location mo, yung target ano, customer mo. Ngayon, pangalawa, ano yung gusto nila? Okay? Sila, yung gusto nila, ang ampupunan natin. Isipin mo na pag may pumasok na customer sa isang restaurant natin, magtatanong sila, ano yung ano, the best dito para sa inyo? Ngayon, ang gagawin naman ng waiter, ito po yung the best namin. Pero hindi pala yun yung gusto niya. Alright? So ngayon, minsan, kailangan natin kunin kung ano yung talagang gusto ng customer. Ano yung gusto niyo po ba ng may sabaw? Gusto niyo po ba ng baka? O ano para masabi ko po yung angkop para sa inyo? Ano po ba yung gusto niyo? Ganun ang kailangan natin. Pangatlo po nating ano gawin is kailangan mabigyan natin ng value. Mabigyan natin ng value yung customer. For example, ito yung ano, ito, kasi may pinanggalingan ako isang company ano. May pinanggalingan ako isang company. Yung may-ari ang nasusunod ko anong gusto niya itinda. Magpo-food testing siya sa amin tapos sasabihin niya ayaw ko nito, hindi ko gusto 'yan, tanggalin mo 'yan, tanggal. Ngayon ang nangyayari, yung ayaw ng may-ari ang ibinebenta namin. I mean, yung ayaw niya, pero gusto pala ng customer. Yun yung ganon. Alright? Tapos ngayon, value. Ibig sabihin na magbigyan tayo ng value. Bigyan natin ng mga suggestion ng customer. Okay? Bigyan natin ng value yung ano, yung mga sinasuggest nila. For example, ito po talaga yung concept namin eh. Hindi po namin pwedeng baguhin yan. Eh ngayon, hindi naging satisfy yung customer. Aalis siya na hindi siya masaya. Okay? Pagkatapos niyan, ang pang-apat po na ano natin is bigyan natin ng ano, ng magtanong tayo sa customer. For example, nag-ooperate na tayo. Nag-ooperate na yung restaurant natin. Nag-ooperate na yung business natin, ng food business. Tanungin natin mga customer, ma'am, ano tingin nyo na ano, na pwede namin improve dito? Marami yung sasuggest eh. Actually, may mga customer na sasuggest, ay, maglagay po kayo ng ganito kasi yun po yung hinahanap namin. Oy, maglagay po kayo ng ganito. Oy, maggawa po kayo. Ay, ano po, masyado pong sticky, o masyado pong malabnaw, o masyado pong matabang yung milk tea nyo. Kunyari, ganun, no?
Melty, ah, mas natatabangan po kayo. So ngayon, absorb mo yung mga ano, mga comment nila. Kasi wala akong masamang magtanong, kaya nga minsan sa amin nung nasa malaking kumpanya ako, 20% ng customer ang target namin na magkaroon sila ng comment card, makapagpa-fill up sa comment card. Requirements namin yun para at least yung 20% na yun, nalalaman namin kung ano yung mga kailangan. Yung pala, palagi may complain, laging delay. Okay, laging delay yung pagkain. Okay, since hindi natin tinatanong mga customer o pinapabayaan lang natin yung complain nila, walang mangyayari. Hindi natin masusolve, hindi natin mapapabalik o hindi natin mapaparami na mapaparami yung customer natin dahil hindi natin pinapansin yung mga hinanaing nila o sinasabi nila o sinasuggest nila. Okay, meron nga nagtumawag sa akin, ano? Video call kami nung nakaraan. Palaging ano, palaging laging delay yung pagkain nila. So, anong cost ng pagiging delay? Alright? Kasi, ang dami nilang option sa menu, napakaraming option sa menu. Sa dami ng option sa menu, ang daming piniprepare sa kusina. Tapos ang kusina maliit. Sabi ko, yun yung problema. So, sobrang dami ng option mo. Pagkatapos, hindi naman yan yung iba dyan, hindi kailangan ng customer. Okay? Ang gusto kasi nila is parang, pag pumasok siya doon, lahat ng gusto ng customer nandun. Pero ang tanong, kaya ba? Ha? Ibig sabihin, tingnan mo ang KFC. Ang KFC ba naglagay na napakaraming ano? Ang Jollibee, naglagay ba siya na napakaraming option? Ang customer, siyam hanggang sampu lang ang maaalala niya sa menu mo once na pumunta siya sa restaurant mo. Okay? Sa ano yung psychological, ano yung psychologically, ano yun, effect yun. Kaya lang, pag pumasok ang customer, siyam hanggang sampu lang sa maalala niya. Sabi nga, dalawa nga lang yung customer natin, ano? Isang bumalik sa restaurant natin dahil dun sa kanyang paboritong laging orderin. Yung isa naman bumalik dun para sa bago naman niyang gusto matikman. Okay, so 50-50% yan. Ngayon, yung 50%, alam na nila, kaya sila bumabalik sa'yo dahil dun. Yung 50%, gusto naman nila ng kakaiba. Pero, pag binigyan mo naman ng maraming option, yung si 50%, malilito rin sila. Ganito po yan. Na, kayo mismo siguro napapansin nyo na, pag pumupunta kayo sa isang ano, bibili ako ng relo, for example, ito, relo. Oh. Itong relo gusto ko, gantong ganyan, ganyan. Ngayon, pag pumunta ako ngayon sa bilihan ng relo, sa dami ng option na binigay sa akin, nawawala na ako. Nawala na yung ano ko, pag-iisip ko na, oy, ito yung gusto ko, nakalimutan ko na, hanggang sa nabili ko yung hindi ko gusto dahil sa option na binigay sa akin. Ngayon, uuwi ako ngayon, pagtingin ko sa binili ko, doon ko ma-realize, dapat pala binili ko lang talaga yung gusto ko. Na-get nyo? Siguro naman na-experience nyo po yan. Ngayon, hindi mo na-satisfy yung customer mo. Hindi yan babalik sa'yo. Okay, sa dami ng option na binigay mo, nawala na, nakalimutan niya na yung gusto niya. Sanga mabili niya, kakaiba, pag-uwi niya ng bahay, sigurado hindi satisfy yung customer mo. Okay? Ngayon, ang panglimang tip po na i-share natin sa inyo is kailangan, kahit na parehas tayo ng pagkain, dapat meron something na kakaiba sa inyo. For example, Loming Batangas. Loming Batangas ako, may Loming Batangas kasi ang dami nagbebenta niya, Loming Batangas, tapsilog, tosilog, chiksilog, fried chicken, pare-parehas po kayo. Pero ngayon iisip ka ngayon ng paraan, ano ba ang mayroon dapat yung fried chicken ko na wala sa kanilang fried chicken? Ano ba ang meron ako sa Batangas, Loming Batangas ko na wala sa ibang mga nagbebenta ng Lomi? So ano ba ang dapat na meron ang sa menu ko na wala yung menu nila, na sa pagkain nila? Okay? Hindi rin po dapat yung option na maraming option. Dapat may something na kakaiba. Example, marami po ang nagbebenta dito sa abroad ng sa UAE ng fried chicken. May broasted, may KFC, kung ano-ano pa fried chicken. Pero nagkakaiba sila sa identity. So kaya hanggang ngayon yung mga existing restaurant na yan na nagbebenta ng chicken is andiyan pa rin, nakatayo pa rin. Hanggang ngayon kumikita pa rin. Bakit? Kasi meron silang kakaiba sa iba. Alright, so I hope may na-share po ako ngayon kahit maiksi lang. Tsaka marami-marami salamat pa sa Mamasitas, ano? Shout out. Ngayon available po ang ano nila, chorizo sa Carrefour, chorizo, beef tapa, okay, beef stick Tagalog, okay, ano pang available nila, kompleto po sila ngayon, mga frozen items, mga Filipino items po, kompleto, mabibili nyo lang yan sa Carrefour, okay, Carrefour dito sa UAE.
So yun po, maraming salamat. Hanggang sa muli, ito po si Chef Francis. Bye-bye!